Magandang hapon po. Nandito po tayo sa Barangay Pandan, Real Quezon. Ito po ang dagat at ilog ng Barangay Pandan. Puntahan po natin ang artificial na mountain mula dito. Orasan po natin. Ito po yung karagatan ng Barangay Pandan, Real Quezon at ilog ng Barangay Pandan. Ito naman po yung mga pinagkukunan ng hydropower plant dyan sa taas. Ito po yung barracks ng mga nagtatrabaho sa hydropower plant. Yung hydro po, yan po yung pagkukunan natin ng kuryente, lalo-lalo sa mga kumpanya. Dyan po manggagaling ang kuryente para isupply sa mga 3-piece na mga motor. Ayan, develop na po ito. Kunti na lang po mag-operate na ang mga hydropower plant dito. Sa lahat po ng mga investor ng mga kumpanya, pwede nyo po akong kontakin para makabili kayo ng mga property dito sa Real Quezon Pandan o Real Quezon. Marami po dito. Kontakin nyo lang po ako para ma-assist po kayo sa mga pagkuha ng property. Ayan, takbo po tayo. Papunta po tayo sa artificial building. Artificial mountain po ang pupuntahan natin. Mula dito, orasan po natin papunta sa artificial mountain. Orasan po natin mula dito. Ayan po, pinapasokan ng mga itatrabaho. Sa people sa world. Napakaganda po dito. Pasyal na po kayo dito sa aming lugar ng Barangay Pandan, Real Quezon. Hi. Malapit na po tayo sa artificial mountain. Hindi ko po ito na-videohan nung pumunta po tayo dahil napakalakas po ng ulan. Dito po papasok yung mga supply ng kuryente dyan sa mga tinatayong mga poste na yan papuntang Mauban, Quezon. Ito na po ang papuntang Mauban, Quezon. Diretso po ito ng Pagbilao, Quezon. Ang labas po nito, Pagbilao, Quezon. Lucena na. Itong highway na to. Kaya kung mamamasyal po kayo dito, nako, magiging masayang-masaya po ang puso nyo kapag nakapasyal po kayo dito sa Barangay Pandan, Real Quezon. Napakaganda po dito. Makikita nyo po mamaya napakaganda po ng bundok. Ang ipakikita ko po sa inyo, isa nyo lang po ito makikita. Dito lang po, Donoro Resort, Beach Resort. Ang pinakadulo pong beach resort dito ay Donoro Beach Resort sa may Pandan. Pwede po kayong magpabook dyan. Hindi pa po natin napasok yan. Sa mga susunod na po, pag hindi po tayo busy, pasukin po natin yung mga beach resort para mapuntahan ng mga tao. Mga tiga Manila. San panig ng Pilipinas, pasyal po kayo dito. Gorby Beach View Cottage. Andito na po tayo sa artificial mountain. Makikita niyo na po ang napakagandang artificial mountain dito sa Real Quezon.
ito po ang artificial mountain. Paano niyo po malalaman itong artificial mountain? Makikita niyo po yung mga bato dito. Ayan po yung mga bato. Ito po ay sinadyang ginawa. Ayan. Pakikita ko lang po sa inyo kung bakit ito artificial mountain. Ano po? Yung mga pagkakat ng lupa dito. Ay makikita niyo po yan. Ayan. Ayan po. Matagal po itong ginawa. Artificial mountain. Makikita niyo po yung mga bato dyan. Ayan. Parang sinimento po yan. Ayan o. Ito po yung mga armor rack na nakatikit. Tapos ito mga grabang maliliit. Ayan. Makikita niyo po kung gano'ng ganda yung pagkagawa ng artificial mountain dito. Meron po dito talian ang parang ipakakita po sa inyo. Dito nyo lang po yan makikita sa Fandan Real Quezon. Ayan. Ayan, makikita nyo po kung paano ginawa yan. Ano, para semento po. Para semento po yan. Oh. Napakatigas po nito. Ayan. Artificial mountain. Makikita ko po sa inyo. Ayan. Tanaw po ito dun sa tabing dagat o sa kabila. Hindi ko po malaman kung nasaan yung nasa gitna ng dagat, kung ito na po ba yun yung natatanaw namin dun sa gilid na yon. Yung gilid po na yon ay mayroon doon, hindi ko lang po alam kung saan banda dyan yung sa kabila doon. Ito po yung talian ng barko. Ayan po, artificial. Ito po ay tatawid po tayo dito sa kabila. Ayan. Masyadong delikado po ito. Pero kung makikita niyo po dito pagkagawa ng mga bato. Ayan po yung pinakadagat niya. Napakalalim po yung dagat na yan. Ito po yung artificial na mga bato ginawa. Ayan, makikita nyo po dito para po ito sinimento. Ayan. Ayan po pagkakagawa niya. Parang clay. Pero napakatigas po. Hindi basta-basta mabasag. Hindi mo po pupukin po. Hindi po mabasag-basag yan. Ayan. Dinikit. Ayan, makikita niyo po dito sa pagkagagawa nito. Ito, ayon sa mga kasaysayan ng mga tao dito, ito daw po ay talian ng barko noon. Ngayon, ang ginawang kalsada, nabawasan po. Ayan. Akyat po tayo dito sa pinakatuktok, pero delikado po ito. Ang gagawa lang po nito, yung mga professional na umaakyat. Ayan, nandito po tayo sa pinakatuktok. Ayan po ang karagatan. Ito po, pwede nyo po itong puntahan. In-invite ko po yung lahat ng mga motor riders, bikers, mountaineer. Pwede nyo po itong puntahan, itong lugar na to. Artificial mountain. Dati dyan daw po nagparada yung mga barko ng Hapon, yung area na yan. Barko ng Amerikano. Dito nagsipagparada. Yan po ay may ilog dyan sa yung pinapasukan po na yan, may sariling may ilog po yan. Dati nakakapasok po dyan yung mga barko noon na malaki pa ang tubig, pero ngayon hindi na po. Natabunan. Ito po yung mga parking ng mga barko noon dito. Ayan. Sako po ito ng Real Quezon. Papunta na po ito ng Infanta Quezon, Real, Infanta, Tingkalan, Aurora. Napakaganda po dito. Mamamasyal po kayo dito, pwedeng hapon, pwedeng umaga-umaga. Napakasarap po ng hangin dito, napakalamig. Napakaganda po dito.
yan, pagmasdan yung mga ampas ng alon dyan sa baba na yan. Artificial mountain ang tawag po dito. Ayan po yung mga bato niya. Na dikit ng mga buhay na bato dyan sa ano na yan. Ayan po sa Tagiliran. Makikita ko lang po sa inyo. Ayan po yung mga bato na nakatikit dyan sa pader na yan. Ayan. Ang baba po nito ay dagat. Dati po, napakataas po ito. Napakataas na bundok po ito. Tinabas na. Tinabas na nung gumawa ng kalsada. Nung gumawa ng kalsada yan, ayan na po. Ayan, natabas na po yan. Pero ito po ang tinatawag na artificial mountain dito sa Lubaya, Pandan, Real, Quezon. Doon po sa baba, mayroon pong ilog dyan. Pakita ko po sa inyo. Ayan, muli po, in-invite ko yung mga gustong magpasyal dito sa aming bayan ng Quezon. Ito po ang lugar ng Pandan, Real, Quezon. Pasyalan nyo po ito. Magiging happy po kayo dito. Hindi pa lang po nakakakit yung mga sasakyan doon. Hindi pa po natin nasubukan umakyat yung motor natin dyan. Dahil hanggang dito pa lang po tayo. Sa mga susunod po na vlog natin, akitin po natin yan kung hanggang saan yung kalsada. Kailangan ang dala po natin motor ay makakakit po hanggang doon sa taas. Ayan, maraming maraming salamat po. Ako po si Super Yayo TV na lagi nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood ng aking channel. Bye-bye!